Try natin yung binigay ng front row na dynamic duo BB and CC hybrid stick. Yung shade niya is yung 01. Grabe, wala akong eyelashes na naubos na lahat sila kasi hindi ako nakapagpa-retouch at ang ingay ni Mace kasi nag-positive kami. Yay! Nag-positive kami ni CJ dito sa house. Awa kami, nakuha namin yung symptoms na sipon, ubo, lagnat, ganon. Pero ako, di ba, kaka-booster ko lang noong December 28. Pero January 10 ata, nag-test ako, positive ako kasi nga may symptoms ako. So, yoko na mahawa si JC. So, sinure na namin kung ano bang lagay namin dalawa. Bakit kami may mga symptoms na ganon. Turns out, yung mga iba ko rin friends, positive sila. Kaya ayan, super yung eye bags ko. Medyo okay-okay na kami ngayon. Si CJ, ubo na lang siya. Today is January 19. Pero kasi si CJ, nag-RT-PCR siya ng January 13 ba? Ganun. So, sabi kasi sa kanya, 10 days daw yung quarantine. So, hindi pa siya pwede pumasok, hindi pa kami pwede lumabas. Pero, ayun, thankful kami kasi hindi ganun kagrabe yung mga symptoms na na-experience namin. Unlike sa previous COVID na symptoms, yung nahihirapan huminga, yung ilang days hindi makatulog, yung talagang super bigat daw ng dibdib, nawawalan panlasa, pang-amoy. Kami talaga, typically, parang typical flu lang siya. Ganun. Pero may kasamang bigat sa dibdib and sakit sa likod, ganun. Pero di kami nawalan ng panlasa, hindi kami nawalan ng pang-amoy. And parang yung lagnat namin, siguro 2 to 3 days lang siya na yung talagang hindi ka makakaalis sa bed. Ayan, ay bags ko sobra. At saka ko, alam mo yun, may COVID. Sabi ko, may COVID na ako. Dami ko pang people sa breakout na ako kasi nasa-stress ako. Kasi paano kami, paano si JC, paano... Yun, sobrang na-stress ako. So, itatry ko na to. Feeling ko maganda naman siya. Oh, ang dami ko nalagay. Paano ba? Oh my God. So, ispread ko lang siya ng kamay ko. Wala lang, na-feel ko lang ngayon na mag-ayos and mag-vlog. Kasi, ilang days na kaming nag-Netflix lang. Ilang days na kaming nakahiga. At nasa bahay. Hindi pala nakahiga kasi kumikilos pa rin kami. Kasi nga, kami dalawa pa rin naman yung kikilos. So, ang nangyari, si JC na lang yung nag-isolate. Siya yung bawal lumabas sa room niya. Para, kasi dalawa kami ni CJ positive. Tapos dalawa kami kikilos sa bahay. Kami nagluluto. Nakakagawa pa rin naman kami ng mga chores dito sa house. Kahit nung positive kami. Pero yung first 2 days namin, yun yung nakahiga lang kami talaga. Na sobrang sama ng pakiramdam namin. Pero kasi kailangan, syempre magugutom kami. Ayoko naman ng order lang kami ng order ng mga food na hindi healthy. Tapos ang gastos, parang hindi niya natatakpan yung mga blemishes ko at mga imperfections ng skin ko. O hindi na kaya. Sobrang dami. Gusto ko na lumabas. Gusto ko na magpa-facial. Pero ha, kung hindi importante, wag na kayong lumabas. Kasi sobrang nakakahawa yung Omicron. Though, yun nga, sabi ko, kung vaccinated ka, yun yung naging symptoms namin. Kasi vaccinated na nga kami. Naka-booster pa ako. Hindi ko lang sure sa mga hindi vaccinated kung anong mangyayari. Pero, salamat. At yun lang yung naranasan kong symptoms. At hindi niya talaga natatakpan yung mga ano ko. Ang lala na. Gumamit ako na ng ibang foundation. Tinry ko lang na matakpan mo siya. Namimiss ko na yung eyelashes ko. Gusto ko na magpa-eyelash. Kung may naririnig kayo si JC yun. Ang tagal ko nang hindi nag-eyeshadow. Actually, ang tagal ko nang hindi nag-makeup.
Usually, pag nalabas ako, hindi na ako talaga nag-makeup. Bakit ganun? Super halata nung eye bags ko. Kailangan ko matulog. Yan, I'm done. Usually, pagka wala akong eyelashes, nag-eyeshadow ako or yung mga eyeliner, ganyan. Naglalagay ako niyan para lang magmukhang malaki yung eyes ko. Magmukhang open siya, ganun. Kasi nakita niyo naman kanina, nung wala pa akong makeup, ang tsaka niya. Kaya ayan na siya ngayon. Nilagyan ko lang yan ng mga kung ano-ano. Wala kasi na talagang eyelashes eh. In this video, bukod sa nag-life update ako at nag-get ready with me nang walang pupuntahan, ito talaga yung purpose ng video. Ipapakita ko kung paano siya gamitin. Naisip ko lang siya kasi wala lang. Wala akong mag-vlog. Nasa bahay lang naman ako. And niregaluan ko kasi ang ganda si Ira, yung best friend ko. Tapos nagtatanong siya sa akin kung paano daw gawin. Bilang nasa bahay lang ako, wala akong ginagawa. Sinendan ko na lang siya ng mga videos from YouTube na kung paano to gamitin. So, naisip ko, ba't di ako gumawa ng sarili ko? Diba? So, ito na nga. Nabili ko lang to from Shopee. So, sobrang frustrated akong makabili ng Dyson Airwrap na buong set. Ilang beses ko inisip na hindi ko afford. At saka hindi ko siya kailangan. Hindi ko siya ganun kakailangan. Sobrang mahal niya kasi, di ba, nasa 27 to 29,000 siya. Tapos, pero alam ko namang gamit na gamit yun sa akin. Oh my God. Pero, hindi pa time para magbumili ako na. Kaya, ano ba itong bear na naka-iPhone? Wala niyo siyang pansinin. So, ito na nga. Nabili ko to sa Shopee. Nakita ko lang din to sa friend ko, kay Maros. Nung nag-Boracay kami, dala niya to. Tapos, tinry ko lang. Though meron naman akong dala nung pamplansya. Kaso nung nagpunta ako sa room nila, tinry ko lang siya. Kaya yan, hatiin natin sa gitna ba. Yung hair ko din pala, hindi ko na gusto yung kulay. Kasi lumakad na siya. Pero next month na ako mag-call. Nagpapahinga pa siya. Ayan. Yung iba kasi, pinapart nila yung hair nila para gawin to. Actually, pag nagaganito pala ako, nagga-gloves ako. Ito kasama to nung curling wand ko, hindi to kasama nito. Ang kasama nito ay mga suklay ata siya. Tsaka ganito. Yung clip sa hair. Pero ako kasi, nung tinry ko siya, nung ginamit ko siya, hindi ko na masyado pinapart yung hair ko. Bukod sa manipis siya, kaya naman, kunwari ito ah. Kukuha ko ng ganyan. Sinusuklay ko muna siya para maganda na siya. Ito, may dalawang button. Isang pa left, isang pa right. Tapos, syempre, pag nandito, ewan ko ha, napanood ko lang din sa iba. Magkaiba yung patutunguhan ng curls nila sa magkabilang side. Tapos, ito, dapat palabas ang face. So, ito pa, left. Left ko ha. Ewan ko kung anong sa video, pero left ko. So, ito yung pipindutin ko. Ini-insert ko lang siyang ganyan. Kahit magulo. Kasi, kukuha, tas press mo siya. Tas kukuhain niya. Ay, oh my God. Sobrang gulo, hindi ganun. Minsan, medyo mahirap siya. Joke lang, madali lang to. Ganyan lang siya. Ayan. Hindi ko lang kasi masyado makita hanggang dulo. Hinihila ko siyang ganun. Gusto ko kasi mahigpit siya. Ayan o. Like, mahigpit talaga siya. Nahihila siya. Tapos, stay mo lang siya. Minsan, kung gusto mong tumagal yung curls mo, ditagalan mo din. Kasi nga, diba, kailangan niyang uminit. So, need gaganito akong gloves. Kasi nga, tinatouch-touch ko siya kung mainit na ba siya. Tapos, yung pag-pull nito, I mean, yung pag-release niya, yung iba, nakita ko, napanood ko, pinipress din nila pabalik. Pero, yung iba, hinihila nila ng ganito, ginawa pa lang. So, ayan. Ayan siya. Ganda, diba?
Tapos, mas maganda pa dyan, pagka sinuklay mo siya, yung parang magulo lang na curls. Ito, kinuha ko lang yung hindi nasama, hindi nakulot. So, ito next. Next na, ganun ulit. Sinusuklay ko ulit. Yeah, sabi ko sa inyo, hindi ko na pinapart yung hair ko kasi ganyan siya. Kuha lang na lang ako ng kuha. So, ito, papasok kong ganyan, tapos pa-left ulit. Sabi ko sa inyo, minsan hindi perfect. So, dahan-dahanin mo yung hila hanggang dito sa dulo. Taas mo na ulit. Yung iba, ayaw nila nung mataas na curl. So, hindi nila sinasagad to. So, ganyan lang, mga ganyan. Pero, ako, sagad na natin. Ay, sobra. Okay yan. Ganyan siya. Sorry ha, natingin kasi ako. Ginagawa ko siyang salamin. Ganyan yung nangyayari. Pero hindi ganito ka-OA. May mga ibang tao na kailangan nila ng ganitong kulot. Pero kunwari ikaw, magmumall ka lang naman, lalabas ka lang. Sinusuklay ko siya after ko makulot lahat. Para yung magmukha lang siyang magandang curls. Ganun lang. Pakita ko muna kung paano yung dito sa kabila. Kasi nga, diba sabi ko sa inyo, dapat palabas ng face. Pag ganun. Yung curls mo. Kaya ito, sa other side ko siya papapuntayin. Ayan, pa ganyan. Yun, hinihila ko lang ulit yung dulo. Tapos, ikot ko siya dyan. Actually, mura lang to. Tapos, sobrang dali niyang gamitin. Ganito lang. Pero marunong naman ako mag-curls. Marami akong pang-curl. Iba-iba, yung mermaid curls ko, yung mga curling wands ko na may iba't ibang barrel. Tapos, pero sa totoo lang, ang pinaka ginagamit kong pang curls is yung flat iron ko lang talaga, yung straightener ko. Kasi doon akong pinaka nadadalian. Pero dahil binili ko to, parang okay din siya. Kasi nga, uniform na yung pag curls mo, ganyan na siya. Lahat, ganyan yung itsura. Tapos, madali lang rin naman. Ganyan lang. Meron lang ako mga maraming nahuhulog ah. Kasi kailangan ko talaga ng salamin pag ginagawa ko to. Hindi ko masyado nakikita kung may naiiwan ako here. Pero ayan siya. Ganyan, di ba? Ang ganda. Palabas ulit. Yung iba ganyan oh. Ganito lang kaunti yung kataas. Yung gusto nilang makulot. Yung parang sa mga ilalim lang na curls. Pero kung dahil ako na alam ko namang madali siya babagsak, usually, hanggang dito talaga ako. Yun pala, pag sobrang kapal ng nakuha mo, tapos, saglit ko lang siya na curls. Ganyan na malabas. Hindi siya curl na curl. Pero actually, ganito lang din yung gusto ko. Gusto ko lang ng hindi straight na straight na hair minsan. Para lang magkaroon ng style. Ayan. Gagawin ko siya sa buong hair ko. Sa hair ko. Na i-off ko na siya. Hindi ko na... May natira pa. Pero hindi ko na siya gagawin. Kasi nasabay lang naman ako. At gusto ko lang matapos tong video na to. At mapakita kung paano siya gamitin. Kung gano'ng kadali. Ito na siya. Ngayon, nasa sayo na yan. Kung gusto mo ng ganito na lang siya. Ganito yung itsura niya. Or, minsan ako, ginaganito ko siya. Para maghiwa-hiwalay lang siya. Ayan, nagiging ganyan lang siya. Diba? Mas maganda lang siya. Para sa akin ah. Ayan, ginaganyan ko siya. After ko siya i-curls, ginaganto ko siya or gumagamit ako ng sukulay. Pero pwede na rin to. Mas maghihiwalay siya pag gumamit ka nito. Ayan, magiging
magiging ganyan siya. Nagkaka-volume. Ayan. Ganyan. So, ayun. Minsan, kiniklip ko tong dalawang tong box ko or ginaganyan ko na siya. Ayan. Diba? Ang dali lang niya gamitin. Tapos, ganito yung outcome ng curls niya. Maganda. Maganda siya. Kaya, I recommend niyang gamitin, diba? Tapos, ang ganda ng outcome. Ang ganda ng curls. Ang ganda talaga. Gustong-gusto ko siya. Boring lang pagka hinihintay mo siya. Siyempre, nakaganyan ka lang. Yun lang. Ililink ko sa description box kung saan nyo ito mabibili. Ayan. Yun na. Next videos ko siguro, itutry ko yung iba ko namang pang-curls. Papakita ko din kung ano yung itsura nila and kung paano sila gamitin. Yun na. So, this is how I curl my hair using napakadaling curling wand. Curler. Yan. Suklay-suklayin nyo lang para maging salong gumulo. Yun lang. Thank you for watching. Sarangin. Yung pala sabihin na keep safe. Magpa-vaccine kayo, magpa-booster kayo, mag-vitamins kayo, and double mask. And kung hindi naman masyadong importante, huwag nang lumabas. Huwag masyadong puro gatherings na magtiis muna tayo na video call, ganun. Tapos, syempre, pag nakasalamuha tayo ng positive, maging honest tayo sa mga sa workplace natin and sa friends natin, huwag nating i-risk yung health din nila. Huwag natin silang idamay. And, onting symptoms pa lang, pag nandun na, nakita nyo na, i-check nyo lang yung sarili nyo, mag-isolate na kayo agad para hindi siya mag-spread. Dahil hindi naman lahat ng tao afford yung gamot at hindi lahat ng tao same ng body mo mag-react dun sa virus. Kung ikaw, ganito lang yung symptoms mo, baka yung ibang tao mas malala. So, kailangan maging responsible tayo sa lahat. And, yun lang. Ganda na hair ko.